pagbasa ng lasang nagawang mga Kristo. Noong mga araw na iyon, nakalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga Gentil ang salita ng Diyos. Kaya tumawag si Pedro sa Jerusalem. Siya ay pinunan ng mga kapatid ng Judeo. Pakituloy ka sa mga Gentil at nakisado sa kanila, sabi nila. Kaya sinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Mope at nananalangin ang pagkaroon ako ng pangitay. Mula sa langit ay inubos sa pinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panlupan. Pinagpastan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at lumagapag sa lupa, pati maikita at mga lilig pa sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumitig ka, Pedro. Magpatay ka ng kumain." Subalit sinabi ko, "Hinti-hinti ko po gagawa iyo, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli ko narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay natak na pataas sa langit ang bagay na ito. Nang sandali rin ito, dumating sa bahay ng itinugyan ko ang tatlong lalaking sinuro sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag ako magpatuloy sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang aning mga kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ng Cornelio. Isinalaysay niya sa akin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasukod ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag din Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang ako magsalita. Ay bumaba na at ilala ang Espiritu Santo gaya ng pagbababa nito sa aming buong buhay. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbibigyan sa tubig, ngunit bibigyan pa yun ang Espiritu Santo. Kung binibigyan sila ng Diyos ng paloob, kung binibigyan sila ng Diyos ng paloob na tulad ng binibigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Jesucristo, sino akong kakatlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagtuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hindi ganyan ng pagkakataong magsisi, magpapagod buhay, upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bye.
at pinangalan. Tumatata siya patubang sa upahan at walang nakasakit sa mga mukha. Ako ang mabuting pastol. Kung paano makikilala ako ng mama at siya nakikilala ko. Dahil di naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman yun nakikilala nila. Ang inaabot ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron akong ibang tupa na wala sa tulungan ko. Kinakilala sa mga lahat ko. Pakikita nila ang aking tunig. Sa tayo'y maging isa ang awa at isa ang pastor. Dahil dito yung pinamahal ako ng mga sa pag-inihalan ko ang aking buhay. Kapag ito'y tunig ko muli, walang makakuha ko sa aking puso ko itong ipinigitan. Meron ang kapangyarihan ibigay ko ang muli-muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking ama. Ang mahuling balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Ang gabayon ko natin sa araw ko ay literal, karunong ng Ebanghelyo natin kahapon. So, kahapon ko ay chapter 10, St. John, verses 1-10. Ngayon po naman ay verses 11-18. Na nagpapatuloy tungkol sa mabuting pastor at sa kanyang lupa. Ang kutusin po ng book of chapter 10 ay nagsasalita yung mula ko sa ibang ngayon sa lupa. Ang buo po niya ay tumutukoy sa mabuting pastor. Para makintal sa inyong isip na
dapat ay nagpapunta. Hindi naman ho pinagpapawal na di niya lang kayo sa ibang lugar. Ngayon ang kanilang ng ito'y lalang accessible. Nakalupan ka lang sa hindi tumawin sa bahay. Anong kalimit ang sinasabi si Father? Ang hirap pa natin sa simbahan na ito. Yun ang palagi ko nangyayon. Ang hirap pa natin. Kaya na po ilang attempts na ipinamaning ko at ulit po ang bawang sa mga nais ng Colombos na magbabay. Magbabay kasi makailang buong sa doon ba na sa papuntang at ilinawa. Nandang pagpunta, dalawa, hindi pagpunta sa Martin de Porres at hindi yung Christ na din. Kaya rin naman dito na nagpaluloy. Hindi yung mabasa. Hindi yung mabasa. Hindi yung makita yung San Martin. Ay siguro po, sa ito kasi, anak mo, wala problema sa iyo. Alam mo, pagkat mo lang nakita ang problema yan. Kasi alam namin po, alam namin po. Pero malaking prospekto ng ating parulyano ang hindi alam po nasaan ang ating simbahan. Sana po maintindihan niyo na malaking bahagi ng ating prospekto ay hindi alam ang simbahan. Kailan lang nila nalalaman? Kapag sila ay magpapagod niya. Kasi hinihiyan sila ng permiso. Kapag sila ay magpapakasal, kasi mayroong tawag sa kasal. Kaya dahil lang na naman, doon mo pala kapag pagod. So, mahal niyo, wala na sa atin dahil kumain ng Diyoso ni Cristo. Bakit? Lugar na simbahan ng San Pedro. Lugar na simbahan ng San Antonio. Nakatagay mismo sa kanila. No? Titingnan mo, pagpasta rin mo. Meron nakalagay na no choice. Ayan po yung nakalagay sa pagpapagumpon ng simbahan. Ang lugar na simbahan. That is the particular church. Bagamat kung binog ko na universal church, yung universal Catholic church. Pero makita natin na huwag yung binog na ito kung may sabi na ang pagkita. Kasi ba, hindi nila ako eh. Walang sila kalima na. Kaya po ang isa, kapag magkakata ng birth certificate, oh sorry, hindi ko na birth certificate. But this one is a certificate. Ay, yun. Kumisan, nakalungkutan. Kasi kumisan, pagkailan niyo mga magmula. Ano yung pinakamaliit? Kung nasaan ang teritoryo na parokyo ko, kaya ko natin pinawag ko sa aming parokyo, to invite people na dito magsimba kasi dito yung biyakarang jurisdiction na sinusunod. Hanggang doon, wala doon sa Pesta Homes, hanggang doon sa Harding Homes, hanggang doon sa Harding Homes. Yun yung sakot ng aming parokya. Yun ang sakot ng aming parokya. Kaya, kahit na yung pag-usap mo sa ay pakita ko natin yung pagkakataon na pagsulitahan ng mayroon po siya sinasabi pa ito, mayroon pa ko rin. Mayroon pa tayo po siya na mahingi para sa ating mga programa, para sa ating mga programa. Kahit hindi yung nagsisipag, hindi yan yung kasi pagkakataon ko ako sila. Dalawa. Dalawa yung pinsala na pwede namin ilalim yun. Naman yung pinagpihan nila na this is the virus that they belong. This is the palace that they
Nakakalungkot na rin ako isipin kung isa kalimutan ko natin. Ngayon mula ito sa sabihin, pero matagal na ito naging problema, problema. Na may mga parokya na nagsiserve sa ibang parokya. Which is wrong. Ginawa natin kalimutan.
makikita mo yung pamilya. Kasi, para kayo yung pangalagaan. Para kayo ay bigyan ng sapat na pagpapahalaga, pagpapahalaga kayo. Tapos, naging parang kayo tayo, pagpapos. Doon naman pala kayo pupunta sa ibang parokya. Ay, hindi sana, hindi na lang yung ginawang parokya. Ay, nawala, nawala yung isa ng pagiging parokya. Kaya dapat pagkakalan ninyo, balikan ninyo. At naman, makita ko namin, ang saan lang magsisimula, sa inyo mismo. Mahal ko kasi yung pagsimbangan. Dapat sa inyo mismo magmula. Ano, dito ako magpapakasal sa parokya ko. Kahit hindi maganda. Dito ako magpapakasal. Kasi ito yung parokya ko. Sino magpamahal nito? Hindi ka lang ito? How could you love it? You yourself do not love it. You could expect people to go good, so ang alam mo isang parokyano, hindi pinahalaga ng parokyo ito. So ipakita rin mo. Ipakita rin mo. Pakita rin mo. Sa makarang parokyo, you receive the sacraments in this parish. You serve in this parish. Kasi dito yung makikita yung tunay ng pangangalaga. Kaya kung umiso, ano ba, o parang bahay ko, nasabihin siya, nagsisipa naman ako. Paano, wala na lang ka? Wala ka ng anak kasi bakit? Dito, kasi hindi sila yung nagsisipa. Dating sabihin nila nagsisipa sila. Pero ba't mo sila hindi ka ba? Baka hindi ka ba? Kasi bakit? Wala. Wala. So, paano mo ang pangangalaga? Ay wala. So, yung punto lang ko na ang pastor at ang tupa. Hindi po yan mga salita at abstract. Ang ibig ko sa pinya ito, ang parokya at ang mga parokya. Ang parokya, ang awa. Yun yung bago. Yung parokya ang mga awa. Ang pura parokya, ang pastor. Kaya bahagi mo na kung saan yung pamitan mo natin. No? At yun ang bigyan natin ng sino hindi ka magpapalag? Kayo dapat na magpahalaga niyan. Do not expect other people to do that. Kayong mga member ng Corporation of Simbahan. Kayo unang dapat na magpahalaga niyan. At yun yung makita ko natin. Kasi alas, ang usapin ng tupa at pastor will only become theoretical, abstract, nasa area na. Kaya panalangin ko na rin, magkaroon tayo ng tunay na pag-umaan sa parangin ko. Kasi inyo-inyo. Inyo.
Inlamin po yung mga magandang upang ang paghahain at pinagkalugan ng Diyos ng mga pangyayari. Tanggapin na wala ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapulihan niya at karangalan sa ating pagpapakitabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama namin ang pagpapakita. Tanggapin mo ang mga halay ng iyong sambayan ng mga tuwa. Ang pagpapakulong ng iyong anak na iyong aking ikatuwa na doon. Siya ay papakumahit ng balat na karatili sa aming mga pagpanakaw. Sa pamagitan niya kasama ang Espiritu Santo, makakasawa ng mga sa amin. May iyong ang Panginoon. At sa mayroon. Ang sa Diyos na iyong puso at iwa. Ikinaas na namin sa Panginoon. Masalaman na namin ang Panginoon ng Diyos. Marapa. Maraming mga kapangyarihan at ng marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon, pinagliliwang ang pag-aaral ng Mesiyas sa mga magtipan ng Panginoon sa ating lahat. Siya'y talagang makasakit ang katapatan niya sa pananagutan na isang lumabong sa dalang pagkumay ang isa sa kadalawang nanihasa sa pagkasagawaan. Ang dangalan na ang kailangan ng kalampok upang amanan namin sa pagpagkapatid kay Jesus. Kaya ang isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuli sa iyo ng malamumpay sa kalapitan, kami nagtutuli sa iyo. Kaya hindi naman makatapos sa makulang ng iwangan ng anas, muli pa niyang pinasa ng mga. Iniabot niya ang ain sa nagang mga alagad at sinabi. Tapos may nito lahat ito at ito may nito ako.
sa pag-aalala sa akin. Ang misteryo ng sa pamamagitan ng Kristo kasama ng sa mga